He who finds a faithful friend finds a treasure. Jewish proverb. Alright, welcome back sa ating channel mga kati. At sa ngayon ay meron tayong napakagandang treasure map na ating i-analyze partially. Ito ay isang authentic, real at legit na treasure map na kung saan natagpuan ng ating mga katiets mismo sa treasure site sa isang creek na nagiging river na sa ngayon. Okay, ito yung close up ng pagbukas nila kasi yan ay nakalagay yan sa butas ng bato. At nang mabuksan nila yan, naka-fold sa 8-fold yata yan. At alam nyo ang mapa na yan ay isang parte lamang sa isang malaking mapa. Ang mapa na yan ay pangatlo. Bali, itong pangatlong hati ng papel, ibig sabihin ay ang mapa na malaki ay hinati sa tatlo. Kasi mayroong tatlong treasure deposit sa lugar na yan kasi yan ay general treasure site. Siguro ang mga sundalo diyan na na-assign na nagbaon ay pinaghati-hati nila ang mapa. Na okay, ito ang sayo. Ito yung sayo ang sa Barabu Tree. Sa Barabu Tree ang treasure mo. Sa akin naman, ito yung sa pyramid na malaking bato. At sa akin naman, yung pangatlo ay yung bato na nandoon sa itong sa upland or yung medyo doon sa walang tubig. So, ganyan yan. Kaya kung magtaka kayo bakit napakanipis ng bakit ganyan ang itsura ng mapa instead na malaki siya, bakit parang pinunit o bakit isang parte lang siya, kasi nga ay hinati sa tatlo ang mapa at isang treasure lang ang nandyan sa mapa na yan, isang malaking treasure na kung saan ang may-ari na sundalo ng mapa na yan, yan ang kanyang hati. Okay, so ating tunghayan ang iba pang napaka-thrilling ng itong treasure map na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yan ay nakuha doon mismo sa site na kung saan nandoon yung nagiging river na ngayon. Pero sa panahon na ng sa panahon Alright mga katiyats, napakagandang treasure map ito. Hindi lang authentic, legit, real, you name it. Siya ay talagang totoong treasure map kasi yan ay nakuha diyan sa creek. Make that river. Ngunit dito sa mapa, ang river na yan ay isa pang creek. Ito siya, maliit siya. Sa estimate ko ay nasa 5 meters lang ang lawak nito. Sa ngayon, yan ay lumaki. At hanggang dito na yan. Kaya ang kanyang mga bato ay na marker ang iba dyan ay nasa gitna ng river na kung saan noon ay dito pa yan na mga banda malayo pa sa creek. Ngayon ay nasakop na siya ng creek ang mga bato na ibang marker niya. Okay, ito kasi ay pag merong kahoy, merong kasing kasama yan ng mga bato na nagporma sila ng triangle. It's either ang isa ay dito, ang pangalawa ay dito. Pwedeng sila lang tatlo yan at pwede rin apat. Pwedeng tatlong bato at mag-cross ang mga yan. Nagaganyan yan. Okay, so ano bang ibig sabihin ng ibang kanji letters dyan? Okay, hindi naman ako expert sa mga kanji pero yung kanji character about gold ay atin din yan parang mabasa ng ganyan. Okay? So, tulad nito, ang pagkasulat nito ay ganito yan ang pagkasulat sa actual na pagkasulat niyan. Ganyan siya. Yan. Yan ay East. Kanji word for East. Tingnan nyo kung paano nila sinulat noon, noong kapanahonan ng mga lulo nila. Ng mga lulo ng lulo natin. Medyo hindi maganda ang mga pagkasulat nila noon kumpara sa mga
literate ng mga Hapon ngayon. Ngayon, in every map, ay meron talaga yan sun. Okay, kasi sa sun ay minsan yan nila nilagay ang mga distance. At kahit na nilagyan na nila dito ng sign for east na nagaganyan ay ganun pa rin. Nilagyan nila ng sun at smiling pa ito. Ibig sabihin ay ang treasure ay malapit lang. So bilangin nga natin kung ilang spokes ang sun. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyam. Nasa siyam o sampu ba yan? Okay, itong kanyang mga sun rays, mga katiits, ay pwede rin magturo yan ng distansya. Ang bawat rays niyan ay 1 yard or 1 meter. Okay, dito, ito yung pinaka-importante na karakter. Ito ang ibig sabihin ay big. Malaki daw. Malaking, tapos naka-arrow siya ng ganyan. Malaking treasure sa direksyon na ito. Ito. Ang tinuturo niya ay kahoy. Ito naman dito, ito ay big tree. Big tree, tapos big pa dito. Ito kasi na sign for big ay sign yan for big deposit or big treasure. Nandito na rin, inulit na naman ang tree. Okay, at ito'y entrance. Ang entrance daw ng tunnel ay nasa tree. Ito ay tunnel ang J. Ang Megdat. Ang kung nakita niyo to guys, ito yung number 3 yan. Yan ay entrance to tunnel. Ito ang tunnel na sign. Ang entrance to tunnel ay nasa 3. Okay. Ngayon, merong sign dito na due. Ito'y 10. X. Kung tingnan natin yan, yan ay due 10. So, ang layo nitong bato na merong X is 10. Yan ang hanapin natin ng bato. Yan ang napaka-importante. Yan ang entrance to the tunnel. Sa palagay ko, ang treasure ay nandito sa kahoy, sa baba. Siguro itong tunnel na ito, mga katiets, yan sa X mag-umpisa at pupunta yan sa baba. Sa ilalim ng kahoy. Ng punong kahoy. Yan. Underground. Ngayon, ang tingnan natin dito ay dito sa kanyang mapa ay nandito lang yung mga bato. Ito mga bato to, mga katiets. Nandito yung bato na nakanganga. Ayan, so tatlong mga bato yan. At sa unahan dito ay wala na. So ito malapit lang ito tingnan, pero actually malayo yan. Ngayon tingnan natin sa scale. Ito ang kunin natin na scale. Ang pangkaraniwang lawak ng creek ay nasa 4 meters lamang. 4 or 5, sabihin natin ay kung 5 meters, medyo malaki na yan na creek. So 4 lang. So kung 4 meters ito guys, kasi ang kanilang mga drawing noon ay naka-scale yan. So ito ay 4 meters. So ito, tandaan nyo ito na distance yan ay 4 meters. Yan. Ang ganyan kahaba, 4 meters yan. Ngayon, i-apply natin yan dito sa bato na may X kung anong distansya itong mga bato na ito. Yung mga bato dyan na nagtipon-tipon. So, atin ilagay yung ating kinuhang scale dito. Ito yun. Ito yung mga katiits. Ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 meters. At kung 5 meters ang lawak ng itong ng creek, so, kung 5 times 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 ka ganito kalawak mga katits yung lawak ng creek. So kung ang creek ay sabihin natin 3 or 4 meters or kung 4 meters lamang i-multiply natin sa 8 ang 4 meters. Okay, so 1, 2, 3, 4. Meron tayong 32. 32 meters ang distance ng mga bato na yan. At kung ang itong lawak ng creek noon ay 3 meters lamang ito ang lawak niya. So, 8 times 3, merong 24 meters. So, it's either 24 meters or 32 meters ang layo ng mga bato na ito na nandoon ang entrance to the treasure. Ito yan, yung nilagyan ng X. Yan ang right spot para dyan maghukay na kung saan sa tingin ko ngayon ito ay nasakop na ng river. Nagaganyan na ang river dyan sa mga bato na yan kasi ang old barubuo na kahoy na yan ay nandito na yan sa gilid ng river. Sabi niyo lumaki ang river, ganyan. Pero noong kapanahon na ng gera ay ito lang yan, maliit lang. So yan ang hanapin natin. Ito guys. Ito kasi ang nandyan ang treasure. At siguro ang itong letter X ang pinaka point. Ibig sabihin kung maglagay tayo ng X, yan ang target. Iba naman yung plus kasi ang plus ay distance. Pero kung X yan, yan ay target on the spot. Pwedeng entrance to the tunnel. Ngayon meron ako ipapakita sa inyo guys, ikumpara natin to sa mapa na inyong ginawa mismo. At kayo'y magugulat na tama pala ang mapa na ito. At tama pala ang lugar na inyong pinuntahan. Na yung kahoy pala doon na barubuo, yan talaga ang kahoy na nandito sa mapa. Okay, ating tingnan ito. Alright mga katiyats, ito yung inyong drawing na mapa ng inyong treasure site. At ito yung barubuo tree. Okay. At nandito yung malaking river na ngayon. Ang tubig ay hanggang dito. Nandiyan na nga sa ano mismo ng kahoy. Pero noon, nung kapanahon ng gera, ay nandito pa lang yung creek dito. Siguro sa tagal ng panahon, palaging umuulan, bumabaha, ay lumalaki at gumagawa ng channel or itong parang kanal. Kaya nagiging river na ngayon. Ngayon, ang mga bato ay nasa gitna na ng river na, hindi na ito creek. At nandito yun. Nandito yung bato na may X. At kung tingnan nyo guys, ito yung naka-triangle sila. At ang kahoy ay naka-cross. So tamang-tama na marker yan. And then, itong parang heart sa unahan ay X. So pwedeng dito kayo maghukay mismo sa baba ng X. Kasi ang treasure ay nandito lang sa itong tatlo. Pwedeng dito lang ang entrance. At kung may makita kayo sa ilalim ng lupa na iba pang marker na nagtuturo papunta rito, ay pwedeng ganyan ang gawin. Ang problema ay mayroong tubig. Okay, so malaking trabaho ito. Kailangan nyo dyan gumamit ng heavy equipment. Itong portion dito guys, dapat yan ay gamitan ng equipment tulad ng backhoe. Okay, kasi hindi yan pwedeng hukay ng itong manual labor lamang kasi bumabalik ang tubig sa hukay. Tinatawag yan na natural water trap. Kaya yan ang problema natin. Ngayon, tingnan natin ang isang mapa. Okay. Ang view nito ay nasa likod tayo ng kahoy nito.
Bali, yung mapa kanina ay nakaharap tayo. Ngayon ay nasa likod tayo ng kahoy. So, ganun pa rin. Nandito yung bato na may X. So, ang treasure ay dito lamang yan. Sayang, apat na bato. Okay, at itong kahoy yan. Ito ang kahoy ay nakaganyan yan. Nakakross siya sa... Ayan, dyan yan. Tama sa center. Ano itong center? Nakaganyan yan. So, perfect siya na itong cruciform ng isang Yamashita treasure site. At hindi ito, guys, maliit na treasure deposit. Pag ganyan na mag-cross na, yan ay general treasure site na. Kapag ganyan, may cross na ito. Nag-cross na yan. General treasure site. Ngayong advice ko sa inyo, mga katiets, ay unahin nyo ang baba ng kahoy dito. At kaharap kayo sa east. Kung wala sa baba ng kahoy, pangalawa ay haharap sa east. Okay. And then, halimbawa ang east ay nandito. So, ang ating line of excavation na ito. So, ito yung araw. East. 357 ang i-apply natin dyan. 357 na hukay. Meters. Okay. Tatlong hukay, 357. Inline sa east. Yan ang... itong kahoy kasi merong giveaway yan. Ang malaking treasure ay dito sa may X. Kasi nandito yung tatlong bato na naka-triangulation. Ngayon tingnan natin sa mapa. Atin na i-fit ang mapa kasi naka-scale yung mapa. I-fit natin sa inyong mga ginawang drawings. At kayo'y mamangha na tamang-tama ang pagkagawa ng mapa. Ayan ay akma or fit sa inyong lugar. Okay, so atin tingnan using Photoshop. Okay, mga katiyat, so ang gawin natin ay atin na i-cut off or gupitin natin ang ibang portion ng inyong drawing kasi i-fit natin ito doon sa mapa na halos magkapareho sila ng proportion para ma-exacto natin yung paghanap dyan. Ito yan, mga katiyats. Kung napansin nyo, manipis yung totoong mapa. So, atin panipisin kunti ang inyong kanyan. Para magkapareho na sila ng proportion. Okay, so ito talaga ang kanyang close-up natin, guys, ha. Okay, ang ibig sabihin nito, ang ating view ay nasa likod na tayo ng kahoy. So ang east ay nandito. And then dito tayo sa likod nito, guys, nakatingin. Nakatayo tayo sa likod ng kahoy mismo. At nakatingin tayo papunta rito. So ito yung inyong drawing. Nasa likod tayo ng kahoy. Okay, ito yan. And then nakatingin tayo dyan sa creek. Okay, so ang unang gawin natin ay baliktarin natin itong mapa. Itong Barubuo 3 dito ay ilagay natin dito na banda. Okay, paano natin gawin yan? Okay, you watch and learn, mga katiyats. Diba sabi ko sa inyo, ang mga mapa ng Hapon, yan ay mga mirror maps. Ibig sabihin, baliktarin yan. Kaya marami ang may hawak ng mapa na hindi pa rin nakuha ang treasure. Kasi hindi nila alam na baliktad ang nasa kaliwa na portion ay yun pala ay nasa kanan. Kaya ito, binaliktad na natin and then baliktarin pa uli natin yan.
Okay. At mamangha kayo na tamang-tama pala ang creek na yan. Ayan. Oops. Sumobra tayo kunti. Okay, nakuha nyo ba guys ang ibig kong sabihin? Ayan ah. Ganyan ka-cleaver gumawa ang hapon ng mga mapa. Ngayon, tingnan nyo mga katiets ang sinabi ko. Itong kahoy ay imagine lang natin na kaganyan yan. Ngayon, tingnan nyo ang east. Nandito na. Tamang-tama, nasa likod tayo ng east. At dito tayo sa east nakatayo. Ikaw ito ang din nakatingin ka dyan sa creek. Ikaw ito dito, katiets, dito tayo sa kabila. Ikaw ito at nakatingin ka dyan sa creek. Okay, di ba ito yung creek maliit lang noon? Ayan, sa scale natin yan ay 3 to 4 meters lamang ang kanyang lawak. Dito yan, nabanda, ito yan. Yan ang original na creek. Ngayon dahil sa lumaki ang creek nagiging river ay nandito na yung kanyang itong pinakagilid. At ang mga bato na ito guys, itong mga nagtipon-tipon na bato di. Napasin niyo ito yung nakanganga na bato. Ayan, nakaganyan. Yung parang may bibig. Ayan, no, sa drawing. At nandito yung may plus yung X na sinabi niyo. Kaya ang layo nito guys, ayan no. Di ba sabi ko sa inyo ang layo niyan kanina ay nasa 24 or 32 meters. Sa mapa medyo malapit lang tingnan pero sa actual na measurement malayo 'yan. At itong creek ay talagang malayo 'yan. Siguro nasa 50 to 100 meters ang layo. Ngayon dahil ang creek ay lumaki dito na 'yan. Kulayan natin ng blue. Ang creek ay nagiging river na. Ito muna yung creek noon. At ito 'yan sa mapa niyo. Make that sa inyong drawing. At ngayon dahil sa halos 80 years nang lumipas, lumaki ang creek at nagiging river tuloy itong portion dito. At itong mga bato na tinuturo dito, itong nakaumbok na mga bato, nasa estimate natin ay 24 to 32 meters. Kung tama tayo guys, itong mga bato na yan, iyan ang itong dito na grupo. Na yung isang bato dyan ay X. Tingnan nyo ito guys. Oh. Ito na bato ito. Merong marka yan na X. So ito yan na bato, may X. At yung nakanganga na bato dyan, ewan ko kung saan sa tatlo, nandito yung nakanganga na bato ito. Yan, tingnan nyo ulit sa inyong mga mapa. Merong tatlo na bato dyan. Tatlo or apat. At yan na direksyon yan. At kung tingnan nyo rin sa at inyong ginawa na drawing, ganun pa rin. Hindi nagbago. Ang nagbago lang ay nagiging tubig na ito. Nagiging river na. Pero nandyan pa rin ang bato na may X. Yung bato na may bibig, nandyan siguro. So dito yan, na portion. Itong bato na X, yan ang nagsasabi na ito ang digging spot. Ito ang entrance. Ito ang hukayin. So dito lang tayo na portion maghukay guys. Ang problema nga ay tubig. Okay, so ngayon nakuha nyo na. Ito na portion sa drawing nyo. Dito lang tayo. At ang X na yan na bato na pagalaging revelation yan. Siya ang nagsasabi na oops, dito X, dito kayo. Ito ang target. Kaya pwedeng dyan tayo tanggalin natin ang bato at hukayin yan. Or pwedeng hukayin itong buong area. Kung meron kayong heavy equipment dyan, ay backhoe ang gagamitin dyan. Ngayon, dahil ang big deposit itong dito, at yan ay triangulation of rock. Ito guys, naka-triangle ito, nakaganyan yan. At naka-cross yan sa kahoy. So, ang kahoy going to, nandito na yung east pala, sa kabila. Lumipat na kasi binelektad natin. So, papunta tayo ng east in line. Kagawa tayo ng kanal na hukay sa 357 meters.
para mahanap natin ang giveaway. Okay? 3, 5, and 7 para sa giveaway. Okay, yan lang guys ang aking analysis. At ang last resort niyan ay under the tree. Kung napansin niyo itong mapa ay napakaumbok ng lupa noon. Ito guys, so parang hill. Ang sa drawing noon sa mapa ay parang may mga bato itong paligid ng kahoy na gaganyan. So kadura-dura siya, bakit mayroong mga bato? Pwede rin mayroong giveaway under the tree. So giveaway under the tree, another giveaway in line with the east, papunta rito. Or kung saan man ang east dyan, i-align nyo lang. Halimbawa dito ang east, i-align nyo lang ang 357 na hukay. At gagawa lang ng parang kanal. And also sa baba ng kahoy, merong giveaway. Kasi ang mapa, kung tingnan natin, balikan natin ang mapa guys. Ito yung mapa. Okay, so close up natin ang kahoy. Kung napansin nyo guys ang kahoy, ayan. Nandito yung klarong-klaro yung X dyan. Ito pa yung parang cross. Klarong-klaro yan. At nandito yung bato na may bibig. Meron pa isang bato dito. Ito parang heart pala ito na bato. Ito, ayan, parang heart yan, nagaganyan. So, ayan. So, that is, sa estimate natin ay 24 to 32 meters galing sa kahoy, nagaganyan. Ngayon, ang sinabi ko, bakit nakaumbok ito? Parang hill. Parang maliit na hill, tapos tinaniman ng kahoy. Noon siguro nagaganyan yan, pero ngayon patag na yan dahil meron ng tubig. Kaya duda ako bakit ganyan yan na itsura. Baka merong nakalagay sa babaan din. Tinaniman lang nila ng kahoy sa ibabaw itong maliit na hill. Tinaniman nila ng kahoy. At sa ngayon nagiging old barubuo tree na. Nagiging centennial old tree na. So ganyan lang guys. Ang napakaklaro niyan na ang river ay nandito na, malaki na siya. Ngunit noong ang panahon ay nandito pa yung creek. At ngayon river na siya hanggang dito. At nasakop na ng river ang mga bato na nandito. Very authentic, legit, real map. Saludo ako sa inyo mga katiyats. Meron kayong ganyan, kaya ingatan nyo yan. Yan ay pwede nyong ipamana sa inyong mga anak. Kung sino man ang pwedeng mag finance dyan, yun na yung tinuro ko sa inyo. Nasa kahoy ang giveaway, nasa tatlong bato na may X ang malaking deposito. Pabayaan nyo na lang yung ibang mga marka doon sa unahan na walang mapa kasi yun ay merong may-ari yun na iba. Ito lang, dito lang kayo mag-concentrate sa may mapa. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At sana ay meron kayong nakuhang kunting kaalaman sa ating mga treasure analysis. Ciao for now!